dapat hindi na nga natin pinag-uusapan dahil ang hirap paniwalaan. Napakatinding kasi ng halinga na to na, I mean, even our media friends, no, should no longer pay attention to this. Kasi nagkakaroon ng maling opinion ng mga Pilipino. Ang nangyayari pa, tayo na babalik matasunduan. Teka lang, balik natin ha. Opinion ng mga Pilipino. Ang nangyayari pa, tayo yung nagbabaylay sa mga kasunduan na gawa-gawa lang naman nila. Ayun mga utol ha. Napakalinaw niyan, okay? Gumagawa ng mga false information itong China, itong Chinese government, at sinasabi nila di umano na may kasunduan tayo sa kanila na tayo pumapayag doon sa mga issue dyan sa West Philippine Sea, particular yung hindi na natin pangingisdain yung mga mangingisda. So ayan, malinaw na malinaw yan. Nililinaw yan ni Defense Secretary Gubucho Doro at ni Commodore J. Tariela na walang ganon. Wala pong kasunduan ganon. Ginagawa-gawa lamang yan, nakasinungalingan lamang yan ng China. Okay, malinaw na malinaw yan. Parang ano yan, para guluhin tayo. Tayo mismo magbanga yan na sino nga ba pumayag? Parang ganon, bilang Pinoy, bilang concerned citizen, sino ba pumayag dyan na ganyang kasunduan, di ba? Oo, lilinawin lamang natin. Itong mga issue na to, kaya ako tinatopic, mas mabuti na na alam natin yung totoong nangyayari kaysa naririnig natin. Tama yung sinabi ni Commodore J. Tariela, dapat hindi na yun ibinabalita ng mga media dahil alam naman nilang walang katotohanan ito. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas, alamin natin, alamin natin. Hindi na rin naman bago sa atin mga utol, no, yung pagkakalat ng China ng mga false information o yung mga fake news. Kadalasan pa nagbibigay sila ng public statement, particular sa issue sa West Philippine Sea, palagian nilang binabaliktad yung sitwasyon at pinalalabas nilang mali ng Pilipinas at ng United States. Diba? Kahit sila yung nambubuli, kahit sila yung nangaagaw ng teritoryo, palagian nila sinasabi, nagpo-provoke tayo. Okay, yung Pilipinas pa ang mali. Parang ganon. And etong last time, mga utol, yung pangyayari sa Baho de Masinloc, or sa Scarborough Shoal, sinabi nila na may special o may temporary special arrangement daw ang China at ang Pilipinas, di umano. Mula yan sa pahayag ng China. Okay? Ano kaya yun, mga utol? Pwede kaya na meron? O yung mga dati nating official? Pwede yata eh. Well, anyway, ayan, dito muna tayo. Iyak, China, pikon na pikon si Defense Secretary Gibo. Sinungaling ka, ambassador. Ito si Wang Silian, yung ambassador, Chinese ambassador to the Philippines, no? Dapat kasuhan yan, sabi ni Miles Castle. Pakisubscribe siya mga utol, pakilike na rin yung video. Pakinggan na natin kung bakit napikon si Secretary Gibo Chodoro dito. Special arrangement for such. The problem was with the transportation of large scale of building materials. I think that's so far what I can share with you. Pikon na pikon na si Defense Secretary Gibo Chodoro sa Chinese Embassy. Sino bang hindi magagalit? Akusahan ba naman ang Defense Department na pumayag na sa utos ng embassy? Grabe ano, kahit ang national security na aalarma na. Pilipinas pumayag na huwag daw mangisda ang mga Pilipino sa sarili nating karagatan. Diba? Oy, tayo daw ang pumayag na huwag tayong mangisda. Sabi nitong China. Grabe, di ba? Parang may pinalalabas silang may kasunduan ng Pilipinas na tayo mismo ay pumayag doon sa mga kanilang sinasabi at ginigiit, no? O, nakakabwisit rin eh, no? Pakinggan natin, mga utol. Tuloy na muna natin. Napakalaking kalokohan yan. They can go that far, no? In making such allegations, no? Sa mga kasinungalingan na wala naman talagang basihan. Kaya nga, I support the statement of Secretary Gibo na why would we even listen to this ludicrous lies, di ba? Parang dapat hindi na nga natin pinag-uusapan dahil ang hirap paniwalaan, napakatinding kasinungalingan na to na, I mean, even our media friends, no, should no longer pay attention to this. Kasi nagkakaroon ng maling opinion ng mga Pilipino. Ang nangyayari pa, tayo na babalik matasunduan na Teka lang, balik natin ha. Opinion ng mga Pilipino. Ang nangyayari pa, tayo yung nagbabaylay sa mga kasunduan na gawa-gawa lang naman nila. Ayun na nga. Ayan mga utol ha. Napakalinaw niyan. Okay? Gumagawa ng mga false information itong China, itong Chinese government,
At sinasabi nila, di umano na may kasunduan tayo sa kanila na tayo pumapayag doon sa mga issue dyan sa West Philippine Sea, particular yung hindi na natin pangingisdain yung mga mangingisda. So ayan, malinaw na malinaw yan. Nililinaw yan ni Defense Secretary Gibocho Doro at ni Commodore J. Tariela na walang ganon. Wala pong kasunduan ganon. Ginagawa-gawa lamang yan, nakasinungalingan lamang yan ng China. Okay, malinaw na malinaw yan. Parang ano yan, para guluhin tayo. Tayo mismo magbanga yan na sino nga ba pumayag? Parang ganon, bilang Pinoy, bilang concerned citizen, sino ba pumayag dyan na ganyang kasunduan, di ba? Oo, lilinawin lamang natin. Itong mga issue na to, kaya ako tinatopic, mas mabuti na na alam natin yung totoong nangyayari kaysa naririnig natin. Tama yung sinabi ni Commodore J. Tariela, dapat hindi na yun ibinabalita ng mga media dahil alam naman nilang walang katotohanan ito. Okay, mga utol, eto ha, lilinawin natin to, mas paglilinaw pa. Okay, mula to sa UN TV News, eto'y pinapanood ko tong balita na to dahil eto talaga yung para sa akin eh, walang kinikilingan, etong UN TV. Okay, sabi oh, pahayag ng China sa temporary, eto yung pahayag nila. May special arrangement no sa WPS, hindi kinikilala ng Pilipinas. Ayun, oh ayan. Walang kinikilalang anumang kasunduan sa China ang Pilipinas kaugnay ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayan mga utol, napakalinaw niyan ha. Wala tayong kinikilalang kasunduan sa China sa kung ano pa mang issue o usapin dyan sa West Philippine Sea. Basta tayo pinagtatanggol natin ang ating sovereign rights o yung karapatan natin sa mga teritoryong inaagaw nila. Malinaw po yan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, itinuturing na invalid o walang visa ng Marcos administration ang anumang komunikasyon na taliwas sa nakasaad sa 2016 arbitral ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyang diin muli ni Commodore Tariela na hindi dapat magpadala o magpalinlang ang taong bayan sa mga katang-isip na istorya ng China na naglalayon lamang na lituhin o ilihis ang issue ng kanilang ginagawang panggigipit at harassment sa mga teritoryo ng Pilipinas. Yan mga utol, napakalinaw niyan. Pwede yun. Pero sa totoo lang, nung una pa lang sinabi na yan ng ating mahal na Pangulo si Bongbong Marcos, kung meron mang kasunduan ang Pilipinas at ang China tungkol dyan sa West Philippine Sea, ay nire-resign na niya o binovoid na niya o tinatanggal o kinakansila niya na lahat. Kasi pwede talaga na yung mga nakaraang administrasyon ay merong kasunduan dito sa Chinese government. At yun siguro, pwede ha, hindi ko sinasabing 100% true o sure, okay? Sabi ko lamang may posibilidad o pwede na may kasunduan yung dating administrasyon sa China. Oh. Come to think of it, mga utol, palagay nyo ba? And anyway, kayo na bahala, pa-comment ang inyong opinion, tapos meron tayong tatalakayin sa susunod. Okay, may nakita ako kasing video. So, syempre, gaya ng dati, kayo pa rin yung magdidesisyon kung maniniwala kayo o hindi. Tuloy na muna natin to, pero kailangan ko inyong opinion. Kahit ang Department of Foreign Affairs hindi na masikmura ang fake news ng Chinese Embassy. Tama. Dahil dyan, lahat ng executives ng Chinese Embassy ipinapatawag. Dito pinagbantaan kung hindi titigil sa panghihimasok sa EEZ ng ating bansa ang mga Chinese, mapipilitang maglagak ng kaparusahan sa lahat ng executive ng China. Anong punishment kaya ito? Total shutdown na ba sa Chinese Embassy? Ipapasarado na ba? O itatapon lahat pabalik ng China ang Chinese executive na wala namang kwentang kausap? All this talk about special agreements may be muddling the issue and preventing us from actually realizing what is the key issue here. The key issue here is China is actually illegally invading in our EEZ. Tama. Muli, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo gaganti sa water cannon. Dahil pag tayo ang umatake, mawawalan ng saysay ang Mutual Defense Treaty sa US. Na ang anumang pag-atake sa Pilipinas ay a-action agad ang Estados Unidos. Hayaan natin ang China ang magsimula ng gyera.
hindi tayo ang magsisimula ng gulo. Sir, may mga... Totoo lang, no? Napakagaling ng gameplay ng ating Pangulo. Naharap niya yung issue with calmness. Pero pag yung mga closed door meeting, may mga... gaya si sinasabi naman Secretary Gubucho Doro na may plano ang Pilipinas. Doon pa lang sa nakikita niyong balikat na exercise doon sa mga pagpaparating dito ng mga kaalyado natin, doon pa lang nakikita niyo na may kumbaga may ahead of time na plano ang ating mahal na Pangulo tungkol dyan sa issue natin sa China sa West Philippine Sea. So wag niyo pong iisipin na tayo naduduwag. Diba, kahit kamakailan lang, nilagdaan niya na yung Executive Order 57 kung saan nagpapalakas ng ating maritime and security and maritime domain. Okay? So talagang tinututukan niya yan pero with calmness para na rin hindi ba mag-cause ng panic sa ating mga kababayan. Pero ito'y mabigat na issue, ito'y national issue talaga ng bansa na palagay ko naman, talaga natututukan din ng ating mahal na Pangulo. Okay? So tama yung mga desisyon niya sa akin, yung hindi natin pagganti. Kahit galit na tayo, hindi tayo dapat gumante kasi nga pwedeng mabaliwala yung Mutual Defense Treaty natin with United States of America kasi doon parang kung sino lamang atakihin. Pero pag tayo yung gagawa ng aksyon na pag-atake, mawawalan bisa yung Mutual Defense Treaty. So yun ang iniiwasan din ng ating Pangulo. At isa pa, eto namang China, yun rin naman ang kinakatakutan. Yung kaalyado nating United States of America, di ba pa? Okay, tuloy na muna natin. Paano kala po nalagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na pumapalaon? Will you give the go signal on that, sir? No. What we are doing is defending. our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons, dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. Ma. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why hindi tayo, wala tayo. All we do is pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve, would be to put any kind of cannon on our ships. Ako, I totally agree dun sa pahayag ng ating Pangulo, no? Para na rin para na rin maiwasan yung pagsiklab ng gera kung ano pa man, kasi hindi naman natin kayang i-sustain talaga yan. Pero kung ano tanong pa man, ang gusto ko sa kanya, hindi niya tinatanggal yung paghahanda sa kung ano pa mang susunod na hakbang ng China. Palagay ko, tayo'y handa para doon. Dahil nakikita nyo naman sa balita na andyan na mga kalyado natin, hindi natin kaya China. So, napakalinaw nun. Pero dahil nandyan marami tayong kalyadong bansa, hindi rin naman tayo ganun basta-basta malulupig nito. O basta-basta lulusubin. Dahil hindi naman mga tolongis din yung mga Chekwa na yan, di ba? Matagal na ang pagbabantang ipapasarado ang Chinese Embassy, pero wala pa ring action dito. Sana naman this time totohanin na ang total shutdown. Kayo. Hindi, kasi mga utol, kaya hindi natin sina-shutdown usapin natin sa China, yung tie-up natin. Kasi ito naman ay may kinalaman sa economic side, no? Sa economic status ng ating bansa. Dahil napakarami nating projects with Chinese company, Chinese owned company, okay? So and so on. Basta sa economic side, talagang malaking kawalan sa atin.
kapag nawala yung mga Chinese investors na yan. Pero darating ang panahon na kailangan nating mamili kung ano yung mas lesser evil, no? Pero malaking impact kasi yan. Yun yung napakahirap pagdesisyonan yan. Okay mga utol? So kailangan kong inyong opinion dito. Inyong opinion, pa-comment na lang. Maraming maraming salamat sa iyo, Mavs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Akilis in behalf of the Real South Prime Production. Ay nagpapasalamat sa walang sawan niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming maraming salamat.